Okay guys, mag-ano tayo. Ay, good evening. Okay, ito po si Ate Glo. Okay, ng Ate Glo's Tutorial Services. Okay, so gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat na sumusuporta po sa aking channel. Okay, so ang presentation ko po ngayon ay para sa mga grade 5 students on their first quarter test para sa kanilang modules. Okay, so this is all about addition of fraction. Okay, tingnan natin siya ngayon. Kasi marami ngayon ang nagre-request sa atin para sa addition of fraction. Okay, tingnan natin to kasi meron tayong similar fraction and then meron din tayong dissimilar fraction. Okay, ito yan. Bigyan ko kayo ng sample. Ayun nga pala, for those who have watched my videos, kung nagustuhan po ninyo, make a thumbs up, okay? Like this video and kung gusto po ninyo, pwede po ninyo i-share sa inyong mga classmates para sila man makita nila na meron pala tayong mga pagtuturong ganito para makatulong sa inyong mga modules. And if you haven't subscribed yet to my channel, please subscribe, okay? Thank you so much guys ha! Okay, so dito tayo ngayon, addition of similar fraction. When we see similar fraction, let's say we have here 3 over 15, okay, plus 2 over 15. Okay. Pwede yan sa iba, 3 over 15 plus 2 over 15. Okay. So, pwedeng pahiga, pwedeng patayo. Okay. So, dito, pakita natin, 3 plus 2 is equals to 5 over, itong nasa ibaba, hindi na niya i-add yan. Over 15 yan. Okay. So, ganito rin dito. 3 plus 2 is equals to 5 over 15. Okay, so whether it is presented like this way, okay, or either presented it siya na ganito, pareho lang yan, okay? Now, kapag ganito na, you have to simplify or divide it into lowest term. So, ano ang pwede ang sa 5? Ano rin ang pwede sa 15? So, 5 divided by 5 is equals to 1. 15 divided by 5 is 3. Okay, ito po yung inyong lowest term. One term, okay? So, ganun kapag similar fraction. When we say similar fraction, magkapareho ang ating denominator. Okay? Now, i-check natin ngayon sa dissimilar fraction. Okay? Paano ba kapag dissimilar fraction? Okay? Kapag dissimilar, ibig sabihin magkaiba. Okay? Let's say, halimbawa, meron tayo dito. 3 over 5 and then meron tayong plus 2 over 6. Okay. So, makikita natin magkaiba. Ang denominator niya 5 and then dito ang denominator niya ay 6. Okay. So, anong gagawin niyo dyan mga bata? Ang gawin niyo, you have to do the LCD. Ano ba yung LCD na sinasabi natin? Least common denominator. Pinakamababa na pwede sa kanya, pwede rin sa kanya. Okay, so para sa mga beginners, okay, para sa mga beginners, paano gagawin ninyo? Kunin ninyo yung denominator na 5 at saka itong 6. Tapos mag-skip counting kayo. So, 5, 10, 15, 20, 25, and then 30. Ito naman, 6, 12, 18, 24, 30. Okay, so from here, ano ang meron sa 5 na meron sa 6? Ito yan, no? So, 30. Gawin ninyo para magpareho lang sila dito. So, 30 pareho ang kanilang denominator. Okay, so ano na ngayon ang next step na gagawin natin, Ate Glo? Ito na po yan. Dito na kayo. Dito palagay, ha? So, 30 divide by 5. 30, i-divide nyo sa 5 equals blank times numerator 3. Times 3 equals blank. Okay. And then dito, 30 divide by 6. 30 divide by 6 is equals to blank. Times 2 is equals to blank. Ayan. Para po mas makita ninyo, ha? Kasi kung igaganon lang natin, sasabihin ko lang, medyo malilito kayo. So, ito yung lagay natin. So, 30 divide by 5 is equals to 6. Times 3, numerator, is equals to 18. Itong 18 na ito, yun yung lagay nyo rito, 18. Okay? 30 divide by 6 is 5 times 2. Okay, lagay natin dito. 30 divide by 6 is equals to 5 times 2 is equals to 10. Okay, yun, lagay nyo ngayon dito. Ayan. Okay, kita nyo ha. Okay, tanggalin ko ito.
Okay, dahil tayo dito ay addition, iya, ipa-plus natin ito ngayon. 18 plus 10. Parang ito, 18 plus 10, that is 28. Diba? Ano nyo? Ayan, lagyan natin dito. 28 over 30. Ayan. So, si 28 over 30 ay mataas. So, we need to half them. Kailangan nating paliitin. So, kapag ito yung nag-divide, pag sinabi niyan lowest term, ano ang pwede sa 28 na pwede ninyong gamitin sa 30? Okay, tingnan natin. So, si 28, pwede nating i-divide sa, tingnan natin sa 2. Si 30, i-divide natin sa 2. Okay? So, 28 divided by 30 is 14. 30 divided by 2 is 15. Okay, so ito na yung pinakasagot natin. 14 over 15. Kasi hindi na natin pwedeng i-divide si 14 sa 3. Or si 14 pwede divide sa 2. Pero si 15 hindi pwede divide sa 2. Si 15 pwede divide sa 3. Si 14 hindi pwede divide sa 3. Kaya ito na yung pinaka-lowest term natin. Okay? So, one more. Tingnan natin ha. Isa pa. Addition of similar, dissimilar fraction ulit kayo. Okay? And then, so tingnan natin ha. Meron tayo ngayon dito. 3 over 7 plus 2 over 4. Okay, so tingnan natin. Magkaiba sila na yun, di ba? Okay, so tingnan natin. Gawa tayo ng LCD. Ano ang meron sa 7 na meron sa 4? So, you have to do the skip counting. So, 7, 14, 21, 28. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Okay, so kita ninyo, 28 ang pareho nila. So, ilagay natin dito, pareho, 28. Ito, 28. Okay, so paano na ngayon ang gagawin natin? Natiglo, eto na tayo. Dito na kayo. So, 28 divide by 7 divide by 7 equals blank times 3 numerator. Times 3 equals blank. Ito rin, 28 divide by 4. 28 divide by 4 equals blank times numerator 2 equals blank. Okay, ngayon natin. So, 28 divided by 7 is 4 times 3 is 12. Itong 12 na to, dito nyo ilagay, 12. 28 divided by 4 is equals to 7 times 4 is equals to 14. Yung 14 na yun, lagay nyo ngayon dito. Kaya nyo, ito ngayon yung numerator ninyo, ipa-plus ninyo ngayon. So, dito, from here, kita natin, we have 26, di ba? Okay, so meron tayo ngayon dito, 26 over 28. Ay, mataas! So, we have to lower it down, okay? So, si 26, pwede nating i-divide sa 2 again. Okay? Si 28, pwede rin sa 2. Okay, so tingnan natin. 26 divided by 2 is 13. 24 divided by 2 is 14. Okay, mataas. Kaya lang kasi, hindi na natin kasi pwede silang katiin pa sa mas mababa. Dahil ito na ang kanilang pinakamababa. Diba? Okay? So, another one. Another one. Okay? So, sana makatulong ito sa mga grade 5 students natin. Ha? Sa mga grade 5 students. Okay. So, tingnan natin ito. Isa pa. We have here 4 over 10 plus 3 over 5. Wala. Paano yan? Sabi niya. Wala. Paano yan? Ang taas naman. Okay, so tingnan natin. So, kuha tayo ng LCD. So, sabi niya, 10, 20, 30, 40, 50. So, here we have 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ayan, naku, pareho sila sa 50. Hindi ibig sabihin, 50 kuhain natin. No. Pwede natin kuhanin si 10, oh. Pinakamababa, di ba, sabi natin, least common. So, ang common sa kanilang dalawa ay 50 at saka 10, at saka 20, pati 30, 40, no? So, ang pinakamababa ay 10. So, let's choose 10. Yan. So, gawin natin ngayon, dito na tayo. So, 10 divided by 10 is equals to blank times numerator 4.
times 4 is equals to 9. And then here, 10 divided by 5. 10 divided by 5 is equals to blank times 3. Times 3 numerator equals blank. Okay, so here, 10 divided by 10, 1. Times 4, 4. Yung 4 na yun, lagay natin dito. 10 divided by 5 is 2. Times 3 is equals to 6. Lagay natin dito. Ayan. So ito, kita natin, 4 plus, 10, plus 6 is 10. So 4 plus 6 is 10 over 10 or 1. Yun ang ating sagot. Tinayawa pa tayo, no? Yun lang pala yun, ano? Okay, so gawa ulit tayo. Another one, another one. Okay, tingnan pa natin, ha? So, ganun na gagawin ninyo, ha? Kapag, let's say, beginner kayo at hindi ninyo alam, so, gawin natin yun. Okay? So, ito, isingit ko lang. Let's say, limbawa, meron sumama sa inyo nga, ito naman, gawin naman natin ito, idagdag ko lang. This is, ano naman? This is subtraction. Ihalo ko lang, ha? Okay, this is subtraction of dissimilar fraction. Okay? Pag sinabi natin dissimilar fraction, let's say, limbawa, meron tayong 9 and 1 over mixed ito, no? 9 and 1 over 5 minus 3 and 2 over gawin natin itong 5 din. Okay, sige, gawin natin. Okay, so ito ngayon. Hindi, taasan natin ito. Gawin natin itong 4. Okay, so 9 and 1 over 5 minus 3 and 4 over 5. O, paano ngayon ang gagawin natin? So dito, ay bali ang natin, gawin natin itong similar, no? Ang kategory pala nito, mixed number. Sorry. Okay, mixed number. Okay, so this is 9 and 1 over 5 minus 3 and 4 over 5. So paano magbabawas ang 1 sa 4? Hindi pwede. So si 1 manghihiram kay 9. Okay, so si 9 magiging 8. Ito dahil ito ay 5 over 5. Ayan. So, 8 and 5 over 5, i-plus natin si 1 over 5. Kaya magiging 6 over 5 na siya ngayon. Ibawas natin ngayon si 4 over 5. Okay, pwede na ba? So, 6 minus 4, siya ngayon ay magiging 2 over 5. Okay? 6 minus 2. Okay, ganito yan pala. Okay, ulitin natin. Sorry. Ito ko na ilagay eh, ha? Okay. So, ito ngayon, dahil magbabawas tayo, si 9 ay magiging 8. Okay, lagay natin ito. 5 over 5 plus 1 over 5 is equals to 6 over 5. Ito na yan. So, 8 and 6 over 5, ha? Okay, now. Okay, sige, tingnan natin. Tapos dito ngayon, 3 and 4 over 5. Okay, so 6 minus 4 is 2 over 5. 8 minus 3 is 5 and 2 over 5. So, ito na yung nagiging sagot natin ngayon. Okay, nakuha nyo? So, ibig sabihin, pinalitan muna natin si 9 kasi nanghiram tayo kay 9. Kaya si 9 naging 8. Pero dahil 5 siya, kaya 5 over 5. Okay? So, mga bata, ito dagdag lang natin para makahabol sa inyo para if in case meron kayong subtraction of mixed numbers. Okay, maraming salamat po. Salamat po.